this is Love, and for today's episode, we will be making no oven, no mixer birthday cake. Our first job for today is to have a mise en place. Mise en place, ito yung French term na ginagamit usual sa mga restaurant para mag-prepare ng mga ingredients at equipments para walang makalimutan. Sobrang na-realize ko na importante ito dahil noong nakaraang episode natin, nakalimutan ko magdagdag ng cocoa powder sa Spider-Man team cake natin. Mise en place is very important, bakers. Alright, moving on, let's start making. For our wet ingredients, let's pour 1 cup of milk into a bowl. Add 1/8 cup of vegetable oil and 2 large eggs. Add 1/2 tablespoon of vanilla and then mix everything together. For our dry ingredients, add 180 grams of cake flour and 180 grams of sugar. And then 1/4 teaspoon of salt, 1.5 teaspoon of baking powder, and 1/8 teaspoon of baking soda. And then give a quick mix. And for our next process, we're now ready to add 100 grams unsalted butter into our dry ingredients. As you can see, I slice the butter per tablespoon so it's easier for me to incorporate it into our dry ingredients. In this process, may libreng workout tayo. Matutoned ang mga arms natin. By the way, this recipe comes from Sugar Geek Show. Liz Marek is one of my favorite baker in YouTube because she discusses the science behind every process. Sa recipe na ito, hindi kailangan gumawa ng meringue kaya hindi kailangan ng mixer. Ang kailangan lang ay matibay ang braso natin dito. Dahil habang nagdadagdag tayo ng butter, nagiging crumbly na yung texture niya. Kapag crumbly na yung mixture natin at nagdidikit-dikit na siya parang ganito, pwede na nating idagdag yung wet ingredients natin. Ang basic rule para sigurado tayong nahalo maigi ang bawat ingredients ay i-partition natin ng tatlo ang wet ingredients sa pagbuhos sa dry ingredients. Kung na-challenge yung braso natin kanina sa paghalo ng butter at dry ingredients, medyo mas challenging ito. Pero nagawa ko naman kaya sure mas magagawa ninyo. Alright, we are now done with our vanilla cake batter. Next is grease the pan with vegetable oil and pour the batter into it. Tinakpan ko ng aluminum foil ang pan dahil hindi tayo gagamit ng oven at rice cooker ang gagamitin natin. Ang iiwasan kasi natin ay mabasa yung cake habang ini-steam siya. Ang steaming time ko ay inabot ng 50 minutes kumpara sa oven na 30 minutes lang. Habang ini-steam natin ang cake, we can now proceed in doing our American buttercream. Start by sifting 340 grams of confectioner sugar and then set it aside. Then whisk 150 grams unsalted butter. Hinati ko ang unsalted butter para sa hand mix procedure at using mixer. Ipapakita ko ito sa isa pang episode ng frosting bottle upang makita ninyo ang kakaibahan ng American buttercream sa hand mix at gamit ang mixer. I whisk this for 5 minutes. Yes, tumitigil din ako kasi masakit talaga sa kamay. Pero ginaya ko kasi yung procedure ko sa mixer. Kung hindi talaga kaya ng 5 minutes, at least maging lighter in color and fluffier lang yung butter, pwede na kayong maglagay ng confectioner sugar. Again, para ma-make sure natin na mahalo natin mabuti ang ating buttercream, partition ninyo ulit ang paghalo ng confectioner sugar sa ating butter. At this point, makikita ninyo na medyo sticky na siya at nabubuo na ang ating buttercream. Pwede na tayong maglagay ng 1/2 to 1 tablespoon of milk. Kapag dumidikit na yung buttercream natin sa whisk, ready na to for spreading.
For me, after 50 minutes of steaming the cake, I made a toothpick check. When it comes out clean, it's done. Scrape the sides of the cake and then transfer it into a cooling rack. Ang texture ng cake natin ay very moist. Actually, para talaga siyang puto. Siguro mas maganda kung ginawa ko na lang chocolate. Gusto niyo ba no oven, no mixer chocolate cake na lang? Pwede din, no? After chilling the cake for at least 30 minutes, when it is already cool to touch, you can now slice a layer of the cake. Look at the texture of our cake. Para na rin talaga siyang sponge cake. Nga lang, ang kaibahan nito sa oven, hindi crisp yung outside part niya. Here, I just removed the top part of our cake para mamaya pag nag-ice tayo, flat talaga yung top ng cake natin. Here, I used the hand-mixed American buttercream. Ito yung winisk natin. Halos wala siyang pagkakaiba kaysa dun sa gamit ang mixer. Mas smooth pa nga siya. Siguro kasi dahil mas mahangin o maraming pumasok na hangin gamit yung mixer kaysa dun sa winisk lang natin. Ito yung bottom ng cake natin. Binaliktad ko lang para mas flat yung top ng cake. For the top part of our cake, nilagay ko naman dito yung buttercream na ginamitan natin ng mixer. Kung mapapansin nyo, yan, mas marami talaga siya at tsaka mas thick kesa dun sa winisk lang natin. After polishing the icing of the cake, we are now ready to pipe on the buttercream using a Ziploc. Naisipan kong gamitan ng Ziploc kasi medyo matigas yung plastic nito. Pero pwede nyo ring i-try gamitin yung ibang kind of plastic. Akala ko magiging madali na after i-cut ko yung dulo, pero ang weird nung shape niya. Kaya nakailang try ako bago ako mag-proceed muna ulit dun sa gamit ang mixer na buttercream. So, mas madali itong i-pipe kasi medyo naka-stiff peak siya kesa dun sa hand mix lang or winisk lang natin. Medyo mas malambot kasi. Ayan, kapag sumablay, scrape nyo lang. Mas madali naman siyang scrape. Tsaka white kasi yung frosting kaya hindi masyadong halata. Dito naisip ko na tanggalin na lang yung nauna kong pipe kasi sobrang laki kesa dun sa iba. Pero magta-try ulit ako dito sa hand mix or yung winisk lang natin na buttercream. Ayan, nakatapos naman ako ng pagpipe gamit ang hand mix or yung winisk natin na buttercream. Medyo mas malambot lang talaga siya kumpara sa gamit ang mixer na buttercream. To finish decorating our cake, naglagay lang po ako ng sprinkles sa bottom part ng cake para mukha talaga siyang birthday cake. And then, pinrest on ko lang lahat ng sprinkles sa cake para mas neat tignan. To finish decorating the cake, of course, we need a dedication. So, ginamit ko lang yung remaining na buttercream, kinolor ko lang siya into color pink, parehas, para malaman din natin ang difference kapag ginamit natin siya sa lettering. Pero I'll discuss all the details ng differences ng buttercream na ginawa natin gamit ang mixer at hand mix na winisk lang natin sa bottle of frosting episode. But for now, let's focus on doing our dedication. In lettering a dedication, I suggest to practice first in a wax paper. That way, medyo nakapag-practice na tayo and we could avoid na masira natin yung cake. I would also want to thank those person na nagtanong, pwede ba mag-bake without oven and mixer? Nagkaroon ako ng idea para magkaroon ng episode natin ngayon. Para sa inyo to, loves. Also, this episode is very timely kasi Mother's Day is coming and for sure marami nag-iisip kung ano ang pwedeng iregalo sa mga mahal nating nanay. So this is what our cake looks like. I hope you give this recipe a try. And this is what the inside of our cake looks like.
Thank you guys for your continued support to Baking with Love Rocks channel. But if you are new to our channel, please hit subscribe and the bell button so you'll get notified every time we upload new video. Happy baking!